Isang mapagpalang buhay po sa ating lahat. Father Gilbert Tumlao po ito, ang inyo pong papaalis na kura paroko na magpapaalala po sa inyo ng mabiyaya pong pagdiriwang ng 500 years natin bilang mananampalataya. At ang ating pong simbahan ay napili upang mabigyan ng banal na pintuan o Jubilee Door. Ano nga po ba itong Jubilee Door na ito? Ayon po sa ating simbahang Katolika, sa Katisismo, ang plenary indulgence o indulhensya plenaria ay pagkawala ng makalupang parusa na nagpapatawad sa kumpisal. Bakit mo to sa amin sinasabi, Father? Ibig sabihin po kasi, ito po yung matatanggap natin sa pagpasok po natin sa banal na pintuan. Sa awa at biyaya ng Diyos, pinapadaloy niya sa simbahan at ang atin pong simbahan ang napili upang magdulot ng kapatawaran sa mga kasalanan at na ating nagawa at unang napatawad sa pamamagitan ng pangungumpisal. Sa pagtanggal po nitong indulhensya, ang bakas ng kasalanan na mararapat harapin, linisin at pagdusahan sa purgatorio sa ating pagpanaw ay nawawala na. Maari mo din itong ialay para sa kaluluwa ng isang tao at yumaon na. So napakaganda po nitong biyayang ito. Sa pagpasok mo, ikaw ay nalilinis, pero higit sa lahat, binibigyan ka rin ng kapangyarihan doon sa mga naaalala mo sa iyong panalangin para sa kanilang kalinis-linisan. Lalo na po hindi tayo lahat pwedeng lumabas. Lalo na po doon sa matatanda, sa mga may sakit, at sa mga bata. Paano ba natin makakamit ito? Una, ito po ay siguraduhin lamang natin na tayo'y nasa estado ng grasya. Yun, nasa state of grace po tayo. Ibig po sabihin, mangumpisal at dumalo sa misa at tumanggap ng banal na komunyon. Yung tatlo pong bagay na yon. Mangumpisal, dumalo sa misa at tumanggap ng komunyon. Kaya po sa darating pong pagbubukas ng ating banal na pintuan, magkakaroon na po tayo ng regular na oras sa pangungumpisal. Kapag ikaw ay nasa estado ng grasya, maaring gawin ang mga alituntunin. Pagkatapos mo noon, pumasok ka sa simbahan. Sa pagpasok mo ng simbahan, pumunta ka sa crucifix. Ang dami po natin, may crucifix po sa taas, tapos may crucifix sa pagpasok natin sa simbahan, may crucifio din po sa harapan. Magtungo sa harap ng altar at magdasal. Ano yung pagdarasal? Intensyon ng Santo Papa, paglago ng pananampalataya, at pagdami ng bokasyon. Isa pa pong napakagandang indulhensya ngayon ay ang magtungo po tayo sa harapan ng imahen ni San Jose. Meron pong panalangin para sa kanya or yung act of consecration, pwede rin po nating gawin iyon. At pagkalabas ng simbahan, ito pong pinakamahalaga. Papasok ka lang ng simbahan, ganun na. Pinakamahalaga po dahil na tanggap mo ang biyaya ng simbahan sa kalinis-linisan, sana naman maayos na at maging kalinis-linisan din ang iyong pag-uugali. Tumulong sa mga nangangailangan at sawi. Kaya napakagandang biyaya po nitong simpleng paalala sa atin. Dito sa Bago Bantay, sa atin, sa Santo Niño, sa kanyang dambana, magiging daluyan ng biyaya, paglilinis at pagpapatawad. Kaya mga minamahal, abangan po natin ang pagbubukas na ito. Ang ating pong pagbubukas ng Jubilee Door ay sa May 9, alas 6 ng gabi. Sa mga nakakapanood po nito na bukas na ang ating simbahan, pumasok po tayo, tumuloy po tayo. Ang pagbubukas po ng ating simbahan ay simula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang pangungumpisal po natin, abangan natin kung kailan pwede magkumpisal at maging bahagi ng ating schedule. Tuparin po natin ang lahat ng ito para ipagmalaki at ipagdiwang ang ating pananampalataya na nasimulan sa ating pinakamamahal na patron, ang Santo Niño.
ang kauna-unahang imahin ng ating simbahang Katolika dito sa Pilipinas. Muli po, maraming salamat. Magkita-kita po tayo dito sa ating simbahan. Maligayang 500th taon ng ating pananampalataya. Father Gilbert Dumlao po ito, ang inyong kura paroko. Father Ron Roberto, ang inyong magiging kura paroko. Pakitanggap po ang ating bagong kura paroko. Viva Santo Niño!